Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Marnz Game Changer. Since long weekend po tayo ngayon guys, ay magba-vlog po tayo. Para naman po mainibangan po tayo. Ang topic po natin today guys ay tungkol sa module. Grade 3 level. Ang subject po guys is mathematics. So mathematics 3. Reminder lang po sa lahat guys ay hindi po tayo professional, hindi po tayo teacher, isang ordinaryong mamamayan lang po tayo at sinishare lang po natin kung ano yung mga nalalaman natin. Please panoorin po ninyo guys ang video na to hanggang sa dulo. Paki-subscribe na lang din po guys sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at paki-hit na lang din po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas po natin. A few moments later. Start na tayo guys. Ilha ang mga fractions nga anaa sa ubos, isulat ang tubag sa blanco. So, i-translate lang muna natin to kasi naka-Bisaya to eh. So, i-Tagalog lang natin to. So, kilalanin ang mga fractions na nasa ibaba at isulat ang tamang sagot sa blanco. So, fractions guys. So, i-balikan lang natin. Ano ba yung fractions? Ano ba yung fraction? So, simplihan lang natin yung meaning ng fraction guys. Pag nakakita po tayo ng dalawang numero na may horizontal line po sa gitna, yan po ang tinatawag nating fraction. So, ang fraction guys, may dalawang parts. Merong numero sa itaas at meron ding numero sa ibaba. Yung nasa itaas guys, yun po ay tinatawag natin na numerator. So, yung sa ibaba naman ay tinatawag nating denominator. So, i-define lang natin yan guys, isa-isa. Yung numerator tells how many parts a figure is described. So, tells how many parts a figure is described. Yun po ang numerator. So, ang denominator guys, tells how many parts a figure is equally divided. So, tells how many parts a figure is equally divided. So, sa figure natin, meron siyang naka-shade at saka meron ding hindi naka-shade. So, itong naka-shade guys, ito yung nagsisimbolo na ito yung dinescribe. Kumbaga, ito yung numerator. At itong ang denominator naman ito guys, kung ilan itaan o ilan po siya, ilang box po hinati yung figure. Okay? So, start tayo dito sa unang picture. So, sa unang picture niya, makikita natin naka-shade siya ng isa. At kung bibilangin po natin siya, 1, 2, 3, 4. So, 4 po ang magiging denominator natin dito. So, 4. So, ang numerator natin, since naka-describe is isa, naka-shade yung isa. So, ang fraction po natin dito is 1/4. So, itong pangalawa naman guys, apat din siya, hinati siya sa apat. So, 4 po ang denominator natin. Dalawa yung naka-shade, so 2 over 4. Yung fraction natin guys, pagkaya pa natin i-simplify, i-simplify natin. So, ang 2 over 4, masimplify natin to, i-divide lang po natin siya ng 2 over 2. So, ang lalabas po dyan is 1/2. So, 1/2 po ang magiging fraction natin. So, dito naman sa susunod, since 2 siya, 1/2 din po ang fraction natin dito. So, kasunod naman is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 po ang denominator natin. Since isa lang po ang nakashade, so 1 over 6. So, sunod naman guys, bilangin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ang denominator niya. At ilan ang nakashade niya is 4. So, 4 over 8. Ang 4 over 8, guys, is pwede pa siyang masimplify. So, i-divide lang po natin siya ng 4 over 4. So, ang lalabas po dyan is 1/2.
susunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po ang denominator at 3 ang numerator. So, sunod. 1, 2, 3. So, 3. So, 1 third. Sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 po ang denominator. Oh, one, no! 1, 2, 3. 3 po ang numerator. So, 3 over 8. So, i-double check natin, guys, yung sagot natin kung tama ba. 1 fourth and 1 half, 1 half, 1 sixth, 4 over 8. Simplify, 1 half, 3 over 9. 3 over 9, guys, kung makikita natin, kailangan pa natin i-simplify to. Since, pwede pa siya ma-simplify. So, i-divide lang po natin siya, guys, ng 3 over 3. So, ang lalabas po dyan is 1 third. So, 1 third po ang fraction natin dito sa video na to. So, okay na. So, next naman tayo, guys. Oh, no! So, hinganli ang fractional part nga adunay x sa gihatag nga figure. So, kilalanin ang fractional part sa binigay na figure. Merong x na nakalagay sa figure. So, kung bibilangin natin kung ilang box siya, 1, 2, 3, 4 po ang magiging denominator. At isang x lang po ang nilagay, so 1 o ang numerator niya. So, 1 over 4 po ang fraction niya. So, 1, 2, 3, 3 po ang denominator at isang x lang din siya, so 1 over 3. So, kasunod is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po ang denominator at isang x lang din, so 1 over 6. Okay. Punta tayo dito sa buluhaton 1 or gawain 1. Lingini ang fraction nga equal to 1 o ikahon ang fraction nga greater than 1 sa matrix set. So, translate lang natin. Bilugan ang fraction na may equal to 1 na equivalent or greater than 1 sa matag set, sa every set niya. So, equal to 1 siya, guys, kung example, i-divide po natin siya, tapos ang lalabas po ay equal to 1. Example po, guys, is yung numerator po, yun po ang magiging dividend natin. I-divide po natin siya sa denominator, which is the divisor. So, kung lalabas po siya, guys, ang sagot po niya is equal to 1. So, bilugan po natin siya. At kung greater than 1 naman siya, ikahon natin siya or lagyan po natin siya ng kahon. So, makikita natin sa mga numero, guys, 1 over 3, 3 over 3, 2 over 3, 4 over 3. So, ang equal to 1 nito, guys, itong 3 over 3. Kasi pag i-divide mo itong numerator sa denominator niya, so lalabas siya na 1. So, bilugan natin to. 3 over 3. So, ang greater than 1 naman, guys, kung makikita po natin, ang greater than 1 ay itong 4 over 3. Bakit? Kasi pag i-divide po natin itong 4 divided by 3, so lampas po siya ng 1. So, greater than 1 siya. So, ang kahonan po natin, lagyan po natin ng kahon is ang 4 over 3. So, greater than 1 siya, guys, kung ang numerator is malaki i-compare sa denominator. So, equal to 1 siya pag parehas po ang numerator tsaka denominator. Oh, no! So, madali lang natin to sasagutin. So, number 2, ikita natin agad to dito eh. So, number 2, bilugan natin to. Tapos, hanapin natin yung malaki ang numerator compared sa denominator. So, 7 over 6. So, lagyan natin ng kahon. 7 over 6. Dito naman, 13 over 13 ang bilugan natin. So,
Ang lagyan natin ng kahon is 14 over 13. So number 4, ang equal to 1 is 7 over 7. So ang greater than 1 is 9 over 7. Number 5, 15 over 15, tapos 19 over 15 ang may kahon. Okay, so punta na tayo sa buluhatin 2. Isulat sa blanco ang FA equals 1 kung ang fraction equal to 1 o FM greater than 1 kung ang fraction more than 1. So, ang magiging sagot natin, FE equals 1 kung ang fraction is equal to 1. Tapos, FM is greater than 1 kung ang fraction is more than 1. Okay? So, check na natin yung exercises. Oh, no! 5 over 4. So, malaki yung numerator niya, guys, i-compare sa denominator. So, greater than 1 siya. So, ang magiging sagot natin is FM greater than FM greater than 1. So, number 2, 18 over 18, parehas lang siya. So, FE equal to 1. Number 3, 2 over 3. So, maliit yung ano niya, guys. Maliit yung numerator niya compared sa denominator. Oh, no! So, kung dito siya, FM is greater than 1. So, malaki yung ano numerator niya. So, dito maliit. So, FM, ang sagot natin is FM less than 1. Okay? So, number 4, 15 over 7. So, FM greater than 1. Dito 7 over 4. So FM greater than 1. 3 over 3. FA equal to 1. So 9 over 8. F greater than 1. 14 over 6. Greater than 1 pa rin. So, buluhaton 3. Ilha ang mga figure o isulat ang ilang number fraction sa blanco. So, pananglitan. Ito yung example, guys, pananglitan. So, halimbawa. So, itong figure na to, bilangin natin 1, 2, 3, 4. So, ang fraction niya is 3 over 2. Paano to kinuha, itong 3 over 2? So, explain muna natin itong halimbawa na to. So, itong first figure, ang fraction po nito is 2 over 2. Bakit 2 over 2? Kasi dalawang kahon siya, tapos nakashade siya lahat. So, ito namang pangalawa is dalawang kahon pa rin, pero isa lang yung nakashade. So, 1 over 2. So, kung i-add po natin itong dalawa, guys, 2 over 2 plus 1 over 2, ito yung lalabas, 3 over 2. So, dito siya kinuha, 3 over 2. Okay? So, punta tayo sa exercise. So, number 1. So, ang number 1, meron siyang apat na boxes. So, 4 over 4. Nakashade siya lahat. So, itong pangalawa, 1, 2, 3, 4. Nakashade yung dalawa. So, 2 over 4. So, kung i-add po natin itong dalawa, guys, magiging ano po ito? 6 over 4. So, 6 over 4 po siya. So, isi-simplify po natin, i-divide po natin siya ng 2 over 2. So, 2 over 2 is 6 divided by 2 is 3. So, 4 divided by 2 is
2. So, ito yung fraction natin, guys. 3 over 2. So, number 2. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, nakashade siya lahat. So, 5 over 5. So, dito naman. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ang denominator niya. Tapos, 2 lang ang nakashade. So, 2 over 5. So, kung i-add po natin itong dalawa, 5 plus 2 is 7. So, 5. Iklaro lang po natin, guys, pag nag-add po tayo ng fraction, kung similar po ang denominator, i-bring down lang po natin yan. Yan po ay tinatawag po natin na similar terms. So, similar terms, pag nag-add ng fraction, i-add natin yung numerator, tapos i-bring down lang natin yung denominator. Yan po ang similar terms. Oh, no! Adding fractions and similar terms. So, number 3. 2 over 2. And this is 2 over 2. Add po natin siya. So, 4 over 2. Yung 4 over 2, guys, simplify po natin siya. 4 divided by 2. This is 2. So, ang fraction po natin is 2. 2 over 1 or 2. Okay, dinivide po natin siya ng 2 over 2. So, naging 2 over 1 siya. So, ito po ang fraction natin, guys. Oh, no! 2 over 1 or 2. So, number 4. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 shaded portion. Tapos, 6 ang denominator. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang denominator. 1, 2, 3. 3 ang numerator. Kung i-add po natin siya, 6 plus 3 is 9. So, bring down 6. Simplify po natin siya. Divided po natin ng 3 over 3. Magiging 6 over. Divide po natin siya ng 3 over 3. This is 9 divided by 3 is 3. Mali, guys. 9 divided by 3 is 3. 6 divided by 3 is 2. So, 3 over 2. 3 over 2 ang sagot natin. 3 over 2. So, number 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is 9 over 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9. 1, 2, 3. So, 3 over 9. So, i-add natin itong dalawa. 9 plus 3 is 12. So, 12 siya. Bring down 9. So, simplify natin itong 12 over 9. Divide po natin ito sa 3 over 3. So, magiging 4 over 3 na siya. So, ito yung fraction niya. 4 over 3. Basahin mo natin yung instruction. Unsa ang fraction sa shaded part nga bahin sa matag grupo? Isulat ang inyong tubag sa blanko. So, unsa nga fraction? No! Unsa nga fraction? So, shaded part. Ang shaded part, guys, is ang numerator. So, kung ilang figure siya, so, yun po ang denominator. So, denominator. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po ang denominator. So, ang shaded niya is 2. So, 2 over 5. So, 2 over 5 po ang fraction nito, guys. So, number 2. 1, 2, 3. 3 ang denominator niya. So, ang shaded niya is 1. So, fraction niya is 1 third. Now, guys. Number 3.
Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11. So, 11 ang denominator. Tapos, ang shaded niya is 4. So, ang fraction natin is 4 over 11. So, number 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang denominator. 1, 2, 3, 4. 4 ang numerator. So, 4 over 6, simplify natin siya, equals 2 divided by 2 over 2. So, 2 over 3. So, 2 over 3 ang fraction natin. Sunod, what have you learned? So, kolore ang figure o isulat ang fraction sa simbolo. So, mag-shade tayo guys. Baliktad naman to, mag-shade tayo. So, mag-color tayo. So, ang number 1 po is 5/8. So, 5/8. So, yung 5/8 guys, ang 5 is, yun ang numerator niya. So, ang 8 is yun ang denominator. So, 5/8. So, mag-shade tayo. So, ang numerator, since numerator natin is yun yung may shaded portion. So, mag-shade tayo dito ng 5. 5 boxes. 2. Shade natin to 2, 3, 4, 5. So, 5. 5 of 8. So, ang denominator niya is 8 kasi 8 boxes to total. So, ang fraction niya is 5 over 8. So, number 2. 4, 4, 6. So, 4 ang shaded portion niya. Mag-shade tayo ng 4 na box. 1, 2, 3, 4, 4, ay, tama na, 4. So, 4 over 6. So, 4 over 6, since 4 over 6 siya guys, 4 over 6. So, masimplify natin siya. So, divide po natin siya ng 2 over 2. So, ang magiging fraction po niya is 2 over 3. Yun ang fraction niya, 2 over 3. Kasi sinimplify natin siya. So, number 3. 6 over 10. So, 6 over 10. So, mag-shade lang po tayo ng 6 na box. 3... 4, 5, 6. So, 6. 6 over 10. 6 over 10, masimplify pa natin to guys. Equals divided by 2 over 2. So, ang fraction po niya is 3 over 5. So, 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 is 5. 3 over 5. So, number 4. 2 fifths. So, 2 fifths. So, mag-shade lang po tayo ng dalawa. Kasi 2 siya. Yung numerator niya is 2. Numerator niya is 2. So, 2 fifths. Masimplify pa ba ito? 2 fifths? So, hindi na. So, ang fraction niya is 2 fifths. Okay. So, punta tayo dito sa letter B. Isulat ang fraction sa number line segments. So, ito yung number line segment, guys. Kung makikita po natin, meron siyang line, tapos dinivide po siya. Nag-start po tayo ng 0. So, dinivide po natin siya. Bilangin po natin kung ilan po yung, ilan po yung dot or point po. So, 1, hindi na po tayo magbilang dito sa 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hinati po siya sa 6. So, since dinivide po siya sa 6 guys, ang magiging denominator po natin is 6. So, 6 po ang magiging denominator natin. Ang tanong, ano ang numerator natin? So,
kung balikan po natin guys, yung numerator natin, ang definition po is tells how many parts the figure is being described. So, a figure is being described. So, ito yung dinescribe sa line segment na to. So, dito siya. Ano yung numerator natin dito? Since 6 po ang ano natin, 6 po ang denominator natin. So, ang lalabas po dito guys, dito po sa first ano niya, this is 1 over 6, 2 over 6, 3 over 6, 4 over 6, 5 over 6, so 6 over 6. So 6 over 6 siya guys, kasi 6 siya, hinati siya sa 6. So dito yung naka-describe, so ano yung numerator natin? So 1 over 6. So 1 po ang numerator natin. Ito po ang sagot sa number 1, 1 over 6. Okay? Balikan lang natin kung i-ano natin, ito yung line segment tapos dinivide siya sa 6. So ang nagiging denominator niya is 6. So ang numerator niya dito siya naka-describe sa unang column or sa unang box or sa unang dot niya. So dito siya naka-describe. So ang magiging fraction natin dito is 1 over 6. Tatayo sa number 2. Number 2. So ito, ano ang magiging fraction natin dito? So kung titingnan natin, ilang dot siya dito, starting 0, hindi po natin ibibilangin yung 0 kasi 0 siya. So, 1, 2, 3. So, 3. So, ang magiging denominator po natin dyan is 3. So, maglagay tayo dito ng 3. So, ang numerator naman natin guys, nakadescribe dito. So, dito sa pangalawa. So, kung 3 ang magiging denominator natin, so, itong unang column is 1 over 3 and this is 2 over 3 and this is 3 over 3. So since dito siya naka-describe, so ang magiging fraction natin guys is 2 over 3. 2 over 3. So number 3. Bilangin natin yung dots niya kung 1 2 3 4 5 6 7 8. So naka-divide po siya sa 8. So, since 8 siya, 8 po ang magiging denominator natin. So, saan siya naka-describe? Dito. So, ano naman to dito? Numerator natin. So, since 8 siya, dinivide po siya ng 8. So, ang magiging ano po natin dito is 1 over 8. This is 2 over 8. 3 over 8. 4 over 8. 5 over 8. 6 over 8, 7 over 8, and this is 8 over 8. Since dito po siya naka-describe, so ang magiging numerator po natin is 3. So ang fraction po natin is 3 over 8. So number 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po ang magiging denominator. So, ang numerator niya dito is naka-describe dito sa pangalawa. So, 1 over 9, 2 over 9, 3 over 9, 4 over 9, 5 over 9, 6 over 9, 7 over 9, 8 over 9, 9 over 9. So, dito siya naka-describe, guys. So, 2 over 9 po ang magiging fraction natin. 2 over 9. Okay? So, number 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dinivide po siya sa 7. So, 7 po ang magiging denominator natin. So, naka-describe siya dito sa pangalawa. So, 1 over 7, 2 over 7, 3 over 7, 4 over 7, 5 over 7, 6 over 7,
7 over 7. So, since dito siya naka-describe, so 2 over 7 po ang fraction natin. So, double check natin guys kung tama ba yung sagot natin. Okay? So, tama naman. So, hanggang dito lang muna tayo guys. Medyo mahaba na po yung ano natin, yung video natin. Maraming salamat po sa mga nanonood.